Ayon sa kasabihan, kung gusto, may paraan. At kung ayaw, maraming dahilan. Ganyan din daw sa pagkamit ng ating mga pangarap. Basta pursigido, kayang matupad ang minimithi, maliit man o malaki. Ngayong hapon, tungayan po natin ang dalawang kwento na tiyak natatagos at magpapangiti sa ating mga puso. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang Wish Ko Lang. Walang imposible sa katulad mong mabuti. Salamat. Kaya mong makamta ng gusto basta't ikay may pusong totoo. Salamat. May pag-asa ang buhay, may pag-ibig na tunay, pamilyang nagsama-sama, may malasakit sa kapwa. Oh, wish ko lang. Oh, wish ko lang. May nakilala po kaming bata na hinahangaan ng mga guro dahil kaya raw niyang pagsabayin ang pag-aaral at maging ulirang kuya. Pipit niya kasi sa klase ang kanyang nakababatang kapatid. Ano kaya ang kanyang simpleng pangarap? Isa ba kayo sa mga naantig sa larawang ito? Ito po'y isang estudyante na kasama ang nakababatang kapatid sa eskwelahan. Halos 40,000 shares ang inani ng Facebook post na ito ni Teacher Harold Hope Apole ng Bayugan City, Agusan del Sur. Ang bata sa litrato ay si Renz at ito ang kwento niya. Ang Viral Kuya. Wala nang sinabi natin ngayon. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, nakatira ang batang si Renz. Mula rito sa Barangay San Juan, 3 kilometro pa ang lalakarin. Mahigit isang oras na lakad, narating namin ang New Katipunan Elementary School. Natagpuan namin dito ang mga bata sa larawan, si Renz at ang kanyang 2 taong gulang na kapatid na si Rica Abigail. Kabilang sina Renz sa mga kababayan nating Manobo. Buhay pa rin sa kanila ang tradisyon at kultura. Pero hindi sila nagpapaiwan pagdating sa edukasyon. Maagang nagsisimula ang araw ni Renz. Sa edad na siyam, responsable na siya. Magmata ko alas 3 bago ko mag-agto sa eskwelahan. Magkabok ko, magdungag. Tinutulong ko si mama at papa para hindi na ako mag-reserve. Mahalaga kay Renz ang edukasyon. At sa umagang ito, may kanin at kape sila bago pumasok sa paaralan. Maswerte raw sila ngayon dahil madalas e pumapasok sila sa eskwelahan na kumakalam ang tiyan. Lagi wala kaming baon pero pumapasok pa rin ako dahil gusto kong makatulong sa aking kapatid. Malipay naman to sir, kaya na may kapi maili sa hugra man to nilagluto. Dali-dali man lagi manginig eskwelahan. Sina Edgar at Rowena ang magulang ng magkapatid. Madalas ay wala si Edgar dahil nasa minahan. Buwanan siya kung umuwi pero mailap ang ginto o bulawan. Muabot nagbuwan dito sa area, wamang joy, bisag gamay nga ipadala. Di na lang muuli, kay umuuli, wamang gihapoy income. Kapag naghahanap ng kanilang makakain si Rowena, naiiwan kay Renz ang batang kapatid. Pag walang klase, sir, siya lang ang maiiwan kasi ingon ko nga, akong dalaw ng manghud, muingon man siya nga, maibilin lang kay ako ragong bantayan. Diri raman may balay, muingon siya. Kaya wa man akong asawa, di ibilin ako ng akong anak sa mga uyuan, pero gusto man ang bata sa magulang, di
dito na mabilin sa iya. Kay Floy. Oo, gidala niya sa eskwelahan. Para hindi lumiban sa klase, isinasama ni Renz ang bunsong si Rica. Pag umaalis mama at papa, sa akin na iiwan ng aking kapatid. Ako ang nag-aalaga. Grade 4 na ngayon si Renz at siya ang laging first honor. Si Renz ay masipag, matalino. Yun siya. Tsaka yun yung matanong. Curious siya palagi. Pag meron siyang hindi alam, Ma'am, ano to? Ma'am, ba't ganito? Responsible na kuya. Kayang-kaya ni Renz na pagsabayin ang pagbabantay sa kapatid habang nag-aaral. Pinadala ko si Rica sa school dahil dun si mama sa bayan. Kauban ako sa ang akong mahod sa eskwela. Ayaw pag likot-likot, ayaw pag lakat-lakat kay mag-school ang mag-eskwela si kuya. Viral ngayon ang isang bata sa Bayugan City, Agusan del Sur dahil sa kanyang determinasyon sa pag-aaral. Habang nasa klase ang bata, katabi at inaalagaan pa niya ang nakababatang kapatid. Kwento ng kanyang teacher, papasok ang bata kahit hindi pa nag-aalmusal at kahit walang baon. Inaalagaan daw niya ang kapatid dahil nagtatrabaho sa bukid ang kanyang mga magulang. Ang nakamamanghang sitwasyon ito ng magkapatid ang nakunan ni Teacher Jazzy. Nakalaunay, in-upload naman sa social media ni Teacher Hope. Hindi ko pa alam, nung pinicturan ko siya, hindi ko pa alam na wala silang kain. Pinicturan ka lang kasi, parang nakukyutan ako kasi si Eagle iyak ng iyak. Nakaka-inspire siyang tignan. Tapos naisip ko kasi sa mga cities kasi, may maraming mga estudyante na hindi pumapasok kasi walang baon, hindi pumapasok kasi naglalaro lang sa computer shop, ganun. Naisip ko na iba yung sa kanya kasi kahit ang daming mga wala sa kanya, pumapasok pa din siya. Ayon kay Rowena, nang araw na makuna ng litrato ang kanyang mga anak, nasa baryo siya para magutang ng pera sa kanyang ama. Wala na raw kasi silang makain nung araw na yon. Ingon siya nga, sige ako ning bantayan unya. Palit og sudan ma kanang bisag kanara kagi mga munggo sa ana siya. Di matu ko. Pero wa man gihapoy kuan sa akong papa. Malipay na lang ko tagaagtag 50, 100 kay ako jung ipalit sa ilag kanang kape. Pinatanda na ng kahirapan ang musmus na pag-iisip ni Renz. Kaya ngayon pa lamang, determinado ang paslit na makapagtapos ng pag-aaral. Dako na ako, gusto ko magmaestro. Kahit para matabangan ako ang akong mga manghod o uban bata. Pag naging teacher na ako, gusto kong magturo sa Purok Onsi. Tusad ko makatabang sa akong mga katribo sa kwanke pa. Kabalo sila magsulat, magbasa. Ang akong laging iniisip kanang sa college, ang sabi ko, makapaaral ako sa'yo, Floyd, kanarang sa high school, paano na kaya pag-college na? Gusto namin sana mabigyan siya ng scholarship. Yung scholarship talaga, kasi nga masipag sila. Hindi lang si Floyd, pati yung mga kapatid niya, may talaga sila, matatalino. Ibinulong din sa amin ni Renz ang kanyang hiling. Gusto na ako maka-agda sa bayan, maka-kaaban ang pamilya. Makapunta sa mall kay ina nila, Nindot. Ano kayang mga sorpresa ang naghihintay sa ating viral kuya? Renz, ikaw ay nasa wish ko lang. Salamat, ma'am, sir. Kahit hindi pa tayo nakikita sa personal, pinasaya pa rin ang puso ko. Ay, si Ato! Saan na ba yung hinahanap natin? Ang tagal-tagal naman! Okay, kanila ba ako naghihintay dito? Wish ko lang. Pinapasok
Kausap namin sa isang classroom sina Renz at ang kanyang mga guro. Iniabot namin ang isang gift bag kay Sir. Laman nito ang isang picture frame. At nang tingnan ni Renz ang larawan, Renz, ikaw ay nasa wish ko lang. Laking gulat ng lahat nang malaman ang aming programa. Salamat, Ma'am, Sir, dahil sa talong niyo. Pati si Rowena, napaluha. Lahat ng pangarap niya, nagtanaw ra sa TV ba niya? Kuha naman nung natuloy. Natuwa ang mga guro ni Renz. Sobrang saya ko. Marasahan niya. At Renz, dahil bida ka sa wish ko lang, may mga regalo kami para sa'yo. Pati na rin sa lahat ng mag-aaral ng New Katipunan Elementary School. May school supplies na bigay ng aming kaibigan. At meron ding hygiene kit para sa lahat. Sugod na, mga bata! Sobrang saya dahil po kahit sa inyo, konti ito, pero sa buong buong eskwelahan tsaka sa mga mag-aaral, ito ay napakalaking tulong na rin sa kanila. Na-surprise kami. Akala namin kung anong programa ang yan dito. So, isa pala, napakasikat na programa, yung wish ko lang. Kinabukasan, isinama namin ang pamilya Acevedo rito sa Bayugan City. First time nilang makapamasyal ng magkakasama. Treat na namin ang inyong first malling experience. First time na ako makasawri ka mo. Sa mall, ako magpapa o mama. Nalipay ko kay ako ang mall niya. Tagnaw ka ayaw. Unang pinuntahan ni na Renz ang department store. At namili ng mga damit. Kadalasang bigay lang daw ng mga kamag-anak ang damit ng magkapatid. Pero ngayon, kumpleto na ang get-up ni Renz. Next up, toy section. Natuwa si Renz sa dami ng laruan. Dahil maaga namulat si Renz sa responsibilidad ng pagiging kuya, ngayon lang daw siya naging bata uli. Ngalipay ko kay ibakling ko sa eskola. Sanay na magsipatos. Nindot ka ayaw. At para sa buong pamilya, namili na rin kami ng groceries. May mga mabubuting kaibigan din kaming nakiisa sa aming pagtulong kay Renz. At dahil pursigido si Renz sa kanyang pag-aaral, eto na ang pangarap niyang scholarship. We would like to award your certificate of scholarship to Renz Carlo Acevedo, Beneficial College Scholar of the Bayugan Rain City Gas Club, Bayugan City, Agusan del Sur. Salamat, sir. Matatapad ko na ang pangarap kong maging teacher. Masayang-masaya ako, sir, kahit maliit pa siya, may tumutulong na sa kanya. Salamat sa inyong lahat, sir. Mabuting anak. Mapagmahal na kuya. At huwarang mag-aaral. Karapat-dapat si Renz sa lahat ng biyayang nakamit niya at makakamit pa. Isang larawan mula sa mapagmahal na guro ang naging susi upang matulungan natin ang isang batang nangangarap ding maging guro. Mabuhay ka, Renz! Mabuhay rin kayo, mga ma'am at sir! Kahit hindi pa tayo nakikita tang personal, pinasaya pa rin ang puso ko. Ay, si Ato! Saan na ba yung hinahanap natin? Ang takal-takal naman! Kanina ba ako naghihintay dito? Wish ko lang! Lobre, Ben! Dalaway na guwit dito na! Alala ko to, Obre, Bang! Dalaway na guwit, Obre, eh!
Ang lakas ng kilig na hatid ng tambalang Ritken o Rita Daniela at Ken Chan sa kanilang fans. Isa na rito si Lola Josefita Cruz o Lola Fita. To the highest level daw ang tuwa niya tuwing makikita ang paboritong love team sa telebisyon. Retired na ako. Hindi nga ako masyado makalakad. Nanonood ako TV kay ano. Na ano ko si Ken Chan, nasubaybay at... Tuwa ako. Sabi ko, ang galing naman ng batang yan. Sabi ko, kay Ken Chan. Ang galing niya umarte, may special tate. Kasi, noon araw rin kasi, bilang teacher, may sped rin akong pupil. Opre, Carol, ito na yung nakakalapit ang tagal mo. Siksikan doon, ang dami na pumipilang na pumila pa ako eh. Pila, baseball, na ba siksikan lang? Kaya, sabi ko, ang galing niya, na-portrait niya yung mga sped na tao, kung ano yung buhay ng special child. Si Rita Daniela, magaling rin na artista. Sabi ko, ang galing naman yung mga batang yan. Sabi ko, hindi lang puro pangarap lang gusto ko makita. Rule number one daw sa kanilang bahay, bawal ilipat ang channel kapag nakatutok na si Lola sa palabas ni Ritken. Bali kasi pag nanonood siya ng TV, parang nakakalimutan niya yung problema niya eh. Parang hindi siya na-stress, nababawasan. Parang yung outlet niya yung TV. Lalo na pag nakikita nga yung mga idol niya. Kay Ken Chan, kay Rita Daniela. Lahat kami napapatutok na rin sa TV. Alam mo yun, pagka siya yung nanood, pati kami, kasama na rin sa nanonood. Retired elementary teacher si Lola Fita. Malaking bahagi raw ng kanyang buhay ang mga naging estudyante niya. Disciplinarian teacher ako. Pero nandun yung bilang teacher at the same time nanay ka. Nalulungkot lang ako kasi pag papasok sila walang pera, walang kakain. Inuutang ko pa sa kantin. Hindi na siya abala sa pagtuturo. Buti na lang may Ritken na nagbibigay sigla kay Lola Fita. Hanggat nga maaari gusto ko sila makatuluyan eh. Maganda ang tandem nilang dalawa. Cute, ang cute ni Rita eh. Sa si Ken Chan eh. Mga anak, salamat. Nasaya niyo ang puso ko. Kahit hindi pa tayo nakikita sa personal, pinasaya pa rin ang puso ko. Ang mga anak naman ni Lola Fita, ang kanyang mga number one fan. Si Mama, isa siyang napakabuti. Lumaki man kami na hindi namin siya masyadong kasama dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Nagpapasalamat kami dahil bumabawi siya. Suportado nila ang hilig ng ina. Kaya binilang siya ng kapatid ko ng TV. Kasi yung una namin TV, kaya dalawa siya, di ba? Kasi dati, nag-ano na yan, parang nag-give up na sa sobrang luma. Kaya binilang siya ng isa para, Ma, parang hindi ka mahirapan kasi kahit ganyan na kaliit yan. Teka lang, nakikinig ako, hayaan mo siyang ganyan lang yan, ganun. Kasi hindi nga namin siya may pasya kasi minsan nga nahirapan siya maglakad. Kaya minsan kusa siyang tutumba. Kailangan talaga may kasama siya. Kaya pagka nandiyan talaga yung TV, yun yung nagpapasaya sa kanya. Ilang beses na raw, nagbakasakali si Lola Fita noon na pumila at makita ang kanyang favorite love team, pero madalas ay umuwi siyang bigo. Mr. Ken Chan at Miss Rita Daniela, sana makita ko kayo. Bigyan niyo ako ng pagkakatao, makita kayo. Matutuwa ang puso ko talaga. Excited talaga ako sa inyo makita kayong personal. Hirap nang maglakad si Lola Fita. Hindi na niya kayang makipagsabayan sa mga bagets na fans. Hanggat maaari, kaya kong tumayo, tatayo ako. Pag hindi ko na nakayanan, sasabihin ko, alalay, ayoko magbaston. Kasi pag nagbaston ako, hindi na ako sexy. Hindi na ako sexy. Gumawa ng paraan ang magkakapatid para sa ultimate wish ng kanilang nanay. Masaya kami pagka natupad yung wish ni Mama. Grabe, kung alam mo lang kung gaano siya kinikilig palagi pag naririnig ang pangalan mo, pag nakikita ka sa TV, grabe, lahat kami kinikilig si pag nakikita namin siyang kinikilig. Kaya sana dumating yung chance na mabigyan siya ng pagkakataon na makita kanila. Nang makarating sa amin ang liham na to, kumilos agad kami. At dito mismo sa set ng bagong teleserye ng Ritken na One of the Bays, magaganap ang pangarap ni Lola Fita.
Walang ideya si Lola Fita kung ano ang magaganap sa pagpasyal namin. Kinukulit na nga niya kami kung ano pa ang mangyayari. Ay, si Ato! Saan na ba yung hinahanap natin? Ang tagal-tagal naman! Eh, Aubrey! Kanina pa ako naghihintay dito, Aubrey. Wala pa yung hinahanap ko eh. Saan ba? Kanina dito ka na kaan! Ayan na siya! Oh, Aubrey! Oh. Ala, Aubrey, pareho na kami ng buhok ni nanay. Nandito kami ngayon sa ano, taping ng bago naming teleserye ni Rita. Wish ko lang. Ay, si Ato. Saan na ba yung hinahanap natin? Ang tagal-tagal naman. Eh, Aubrey, kanina pa ako naghihintay dito, Aubrey. Wala pa yung hinahanap ko eh. Saan ba? Kanina dito ka na kaan. Ayan na siya. Oh, Aubrey. Oh. Ala, Aubrey, pareho na kami ng buhok ni nanay. Hello na! Tama yung nakikita nyo, Lola Fita. Nasa harap nyo na nga ang Ritken. At yes, Lola Fita, kayo po ay nasa Wish Ko Lang. Si Santa. Tears of joy. Oh, nanay, si nanay na tears of joy din eh. May balita ko, totoo ba yan? Palagi mo daw kami pinapanood sa'yo. Oo naman. Ito lang, ano, yung special tatay na retired ako. Doon ko pa yung nasubay mo yan. Oh. Ay, lalo naman. Sabi ko sa mga apo ko, pag nakita, pag nalaman mo boyfriend kita, break na tayo. Hindi, joke lang. Hindi, so, totoo naman po, boy, girlfriend ko po si nanay. Nay, mag-take lang ako. Wait lang. Sandit lang ha. Babalikan kita ha. Oo. Wait lang po ha. Happy po ako, Nay. Sobrang na-touch po ako kasi ano po eh, kapag meron talagang mga senior citizen, malapit talaga sa akin dahil po sa lola ko. So, ang sarap sa pakiramdam, Nay, na yung suporta nyo, love nyo kami ni Aubrey, ni Rita. Ang galing-galing mo kasi mag-artista. Ay, salamat. Nasabay-bayan kita ng Destiny Rose. Doon lang kita ng Destiny ano. Rose pa ho, Nay? Oo. thank you po. Oh, Lola Fita, may hamon sa inyo si Ken habang wala si Rita. Kayo raw muna ang gaganap ng Aubrey sa eksenang ito. Aubrey, gumawa ka na ba ng report card, Aubrey? Pinakomputer ka na sa ako, teacher. Ito yung madalas namin ginagawa. Oh, eh, mahal mo ba ako, Aubrey? Hindi. Bakit hindi mo ako mahal, Aubrey? Eh, kasi ang kito. Kamusta naman po? Namimiss niyo po yung pagiging teacher? Minsan, pero mas gusto ko pa manood na TV. Sinusubaybay ako. Ah, talaga ho? At ano ka si Santa? Teacher rin yan. Ma'am, ako. Ma'am, kamusta po? Masaya po kasi hindi ko naman akalain na ano yung tutupanin talaga yung pangarap ni Mama. Kaya wala lang, parang na-touch lang ako. Ang guwapo na. Oo. Kaya totoo yung pangarap ko. Alam ko talaga hanggang pangarap lang kayo makita lahat ng mga staff, sa mga technician, tapos ikaw. Akala ko pangarap lang yun. Naging totoo. Hindi niyo po alam kung gano'n niyo po ako pinapasaya ngayon. Sobra po. Maraming salamat po sa suporta po. Thank you rin na nagtupad yung mga pangarap na. Tuloy-tuloy ang pagpapakitang gilas ni Lola kay Ken ah. Yung Ken, Steven, Chan. Naku, tama na eh. Dahil Pilipina. Nandito kami ngayon sa ano? Dito sa taping ng bago naming teleserye ni Rita. Ito lang ngayon, mapapanood niyo itong One of the Bays ngayong Kailan? September ho. Malapit na! Oh! Matutuwa ako sa iyo, matutuwa. Nay, kikiligin ka dito, Nay. Oh. Okay ba sa iyo? Okay lang yan. Mawawala ka ng problema dito kasi kikiligin ka. Alam mo ba, tuwing may problema, talaga sa totoo lang may problema ako. Pag napapanood ko, uy, special tatay, nandalian mo na, 4 o'clock silang, ano, ako ang bida sa, sabi ko, uy, bawal ako, ilipat ng ibang channel. Oh, wala. Nay, ayan, oh, Nay, meron kang t-shirt. Nay, susuot mo to, Nay, ah. Oh, Nay, eto, gagamitin mo. Oh, baso. Yan, talaga. Gagamitin mo, Nay, para ha. Sa akin na yan. Para sa'yo to, Nay, pipirmahan ko. Ilagay ko dito, ha. Apo mo ako, Nay. Oops! Wait lang! May nagbabalik, humahabol si Rita para sa huling hirit nila kay Lola.
kakayanin niyo pa ba, Lola, na makipag-indakan sa dalawa? Gembot! Okay na? Sige, isa pa na, ha? Mukhang sumigla si Lola Fita nang makaharap na ang kanyang mga idolo. Tila panaginip pa nga rin daw sa kanya ang nangyayari. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Nagpapasalamat sila Ken at Rita sa kanilang ultimate fan. Hindi namin akalain na ganito yung impact namin sa inyo. Na ganito na pala kalakas yung grabe na pala yung saya na naidudulot namin sinilan sa isang tao kundi sa buong pamilya dahil lang sa pag-portray namin kay Opera Tino. Nasabi nga ni Lola Fita dito sa letter niya na alam ni Lola Fita na mahirap ang work namin at sa kabila ng yon, napapasaya namin sila, napapasaya namin siya, na hindi, kabaligtaran. Mahirap ang work namin, pero dahil sa mga tulad ninyo, kaming napapasaya nyo. Nakakalakas po ng loob dahil may mga taong sumusuporta at nagmamahal sa amin ng ganito. Hindi nyo lang alam kung gaano kalaking epekto to sa amin. Kung ano na nga raw ang pagmamahal na ibinibigay nyo, ay siya rin ibabalik sa inyo. Kaya naman, tila lumulutang sa pagmamahal ang nakapaligid ngayon kay Lola Fita. Wala pong maliit o malaking pangarap kung ito po ang magpapangiti sa inyo. Kaya naman katuparan ng inyong hiling, ang number one na mission namin dito po sa Wish Ko Lang. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Vicky Morales. Kala ko susurpresahin kita. Grabe, speechless. Obey. So, si Idol Bito, nakita nyo na mga katoto. Ngayong Sabado, huwag nyo kalimutan panoorin. Wish ko lang. Wish ni Obey yan eh. Alright.